Sa papalapit na salpukan ng tatlong hari ng Bantamweight Division na sina General Cuadro Alas Casimiro, Nonito da Pilipino Plus Donaire, at ng Japanese monster na sina Aoya Inoue, ay madami ang nagsasabing Pinoy boxing fans na hindi kakayanin ng tinaguri ang Cuadro Alas ang lakas ng pambato ng bansang Japan na sina Aoya Inoue kung sakaling sila ay magkatapat. Sa nakaraang video kasi natin mga Brad, patungkol sa kung gaano nga ba kalakas si Aoya the Monster Inoue, ay halos 80% ng mga komento dito ay nagsasabing walang pag-asang manalo si Casimiro kontra kay Inoue. Para po sa mga hindi pa nakakapanood ng video at gusto itong mapanood, ay ilalagay ko ang link sa description sa baba at sa comment section. Hindi naman natin sila masisisi mga Brad, sapagkat may pambihirang skills at lakas din naman talaga itong si Inoue. Sa pinagsama-samang speed, timing at power, ay talaga namang halimaw na maituturing itong si Inoue sa Bantamweight Division. Pero ganun pa man mga Brad, kung ako ang tatanungin nyo, eh masasabi kong mas hindi dapat magkumpiyansa itong si Inoue kung sakaling magkasagupa sila ng angas ng Pinas. Dahil sa katunayan mga Brad, ay may lamang din naman si Casimiro kay Inoue. At ito nga po, ay ang mga pinagdaanan nito bago niya naabot ang pagiging isang 3 Division World Champion. So, yung langit guys, malapit na, munti ko na maabot eh. Munti ko na maabot yung pag-arap ko! Kung sa unang tingin kasi mga Brad, walang duda na iisipin mo talaga na napakalakas nitong si Inoue at mahihirapang manalo si Casimiro kung sakaling maglaban sila. Ngunit ang totoo niyan mga Brad, isang malaking factor din kasi kaya lang naman nagmumukhang malakas itong si Inoue ay dahil na din sa mga advertisement at mahusay na pagpopromote sa kanya ng kanyang mga promoter. Kaya mas mabilis itong nakikilala sa mundo ng boxing. Kumpara kay Casimiro, na sarili niya lang diskarte ang ginagawa niya upang ipromote ang sarili. Na bagamat madaming Pinoy ang hindi sangayon sa marketing strategy nito na pag-aangas sa kanyang mga kalaban. Yung kalaban ko yan. Pag matamaan ko yan, putol ulo yan. Ay kita naman kasi talaga na sobrang epektibo nito upang makuha ang atensyon ng mga tao sa boxing scene. At bukod dyan mga Brad, kung titignan kasing mabuti ang resume nitong si Inoue, eh sa 21 professional fights nito, ay 4 na beses pa lamang itong napapalaban sa labas ng kanilang bansa. Una nga dito ay noong US debut niya kontra kay Antonio Nieves. Sunod naman ay kay Emmanuel Rodriguez. Ikatlo ay kay Jason Moloney. At ang huli ay sa kababayan nating si Michael Dasmariñas na parehong ginanap sa bansang Amerika. Niminsan mga Brad ay hindi pa nito nagagawang lumaban bilang isang dayo sa teritoryo ng kalaban. At isa pa, kung titignan nating mabuti ang kartada nitong si Inoue, ay ang past prime na Nonito Donaire pa lang naman ang nakakalaban niyang may pangalang Bigatin, na kung tutuusin nga, ay muntikan pa nga siyang matalo dito. Sa laban ngang iyon ay nakita ng lahat kung papaano in-expose ni Nonito si Inoue. Sapagkat sa mga previous fights kasi nitong si Inoue mga Brad, ay kadalasan 1 to 3 rounds lang ang tinatagal ng kanyang mga kalaban. Subalit pagdating nga po dito kay Nonito, bagamat natalo siya sa kanilang laban, sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ng mga boxing fans na napinsalaan ng gusto ang kinakatakutang halimaw ng Japan. Hindi ito inaasahan ng mga kababayan ni Inoue mga Brad, sapagkat ang akala nila ay madali lang wawasakin ni Inoue ang past prime na Nonito Donaire, kagaya ng nangyari sa mga naging kalaban niya noon bago sila magkaharap.
Ngunit nagkamali sila mga Brad. Dahil sa mismong laban, pinadaan muna ni Donaire si Inoue sa butas ng karayom bago nito nakuha ang panalo. At ang matindi pa dyan mga Brad, ay na-hospital pa nga itong si Inoue pagkatapos ng kanilang laban. Dahil nagkaroon ito ng fracture sa kanyang right eye socket. Matapos nitong saluhin ng isang napakalakas na counter left hook mula kay Donaire. Kumpara dito kay Cuadro Alas mga Brad, may dugong mandirigma, likas na matapang, sanay dumayo sa balwarte ng kalaban. Kung si Inoue ay iniingatang masyado ng kanyang mga promoter na huwag idayo sa teritoryo ng kalaban dahil sa takot na maluto sa laban at madungisan ang malinis na kartada nito, itong si Cuadro Alas naman mga Brad ay kabaliktaran sapagkat siya po yung tipo ng boxer noon na idinadayo at ipinapakain lamang sa mga champion na gusto ng tuna fight. Ngunit ang kabibiliban mo nga dito kay Casimero mga Brad, sa mga laban niya na naging dayo at dihado siya ay nagagawa niya pa ding manalo at balik rin ang laban kontra sa mga kampyon na nakakasagupa niya. Sa katunayan nga po mga Brad, sa 9 na bansa na dinayo niya, lahat po dyan ay nagawa niyang manalo. At ang mga pagdayong ito ay ang isa sa mga naging susi upang makamit ni Casimero ang pagiging isang 3 Division World Champion. Bukod dyan mga Brad, isa pang tingin kong lamang ni Casimero kay Inoue ay ang kakayahan nito sa pagtanggap ng malalakas na suntok mula sa kalaban. Ayon kasi sa mga Pinoy boxers na nakasparing ni Inoue noon, ay madali lang daw masugatan itong si Inoue. Oh, ay di, yung nag-sparring kami ni Genesis, ni Kevin Jake, kami tatlo, dudugo talaga yung ilong niya. Kasi pag mapuruhan niya yung ilong niya, parang madali lang dumugo yung ilong niya. Hala? Talaga? Oh, yung nag-sparring kami, dumudugo yung ilong niya eh. Kasi pag matamaan lang siya na kahit hindi malakas, pag natamaan lang itong yung ilong niya, dudugo. Kumpara dito kay Casimero mga Brad, may malabakal na panga, literal na matigas ang muka. Kung atin ngang babalikan ang ilan sa mga naging laban niya noon, ay tila kinakain lang nito ang suntok ng mga kalaban. You just knew this was going to be a war into this fight, despite Casimero's, you know, considering withstanding that fire, but going to use some angles. Here is where he's in the pocket with Casimero, and this is where he's going to get tagged. And look at it. Very short, compact left hook by Casimero. That kind of demonstrates. Pero ganun pa man mga Brad, bagamat malaki ang chance ni Casimero na manalo kontra kay Inoue, ay napakadelikado pa rin laban ito para sa kanya. Sabihin na natin kaya namang saluhin ng malabakal na panga ni Cuadro Alas ang suntok ni Inoue. E ang tanong dyan, kung kaya bang saluhin ng bodega ni Casimero ang pamatay na body shot ni Inoue? Para po kasi sa mga hindi nakakaalam, sa kanyang 21 professional fights, karamihan po dito ay natapos sa pamamagitan ng body shot. Wala pa ni isa sa mga ito ang hindi tumiklop ang tuhod matapos tamaan ito.
Kaya naman kung magagawa ni Casimero na patigasin at gawing bakal ang bodega niya, ay malaki ang pag-asa nito na manalo kontra sa tinaguriang The Monster ng Japan. Malaki na po ang inimprove ng galawan ni Cuadro Alas, mga brad. Lalo na nang maging strength and conditioning coach nito, si Memo Heredia. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Coach Memo, eh siya din po ang conditioning coach noon ni Juan Manuel Marquez nang patulugin niya ang ating pambansang kamauman ni Pacquiao sa kanilang ika-apat na paghaharap. Hinawakan din nito si Jordenis Ugas, mga brad. Siya ang naging strength and conditioning coach ni Ugas noong talunin niya si Pacman kamakailan. At pati po ang undefeated prospect natin sa featherweight division na si Mark Magnifico Magsayo ay siya din po ang may hawak noong patulugin niya si Julio Ceja. At pagdating nga po dito kay Casimero, simula nang hawakan niya ito hanggang sa mga sumunod na naging kalaban niya ay pinabagsak nga po lahat ito ni Casimero. Maliban lang dito kay El Chacal, mga brad, na muntika na din sanang matulog noon sa laban nila. Ngunit matapos nga matikman ito ang lakas ni Casimero noong round 1 ng kanilang laban, eh nagtatakbo na lang ito sa takot na matulog din sa lona. Kaya naman, mga brad, mula class B na halimaw ay nagawa ni Heredia na palabasin ang class S na halimaw mula sa katauhan ni Casimero. Tapusin! Kaya may tulog din talaga itong si Inoue pag nagkataon. Kayo, mga brad, ano sa tingin nyo ang magiging outcome na magiging laban nila? Casimero ba via brutal knockout o Inoue via knockout sa pamamagitan ng body shot? I-comment nyo na yan sa baba. Kung nagustuhan mo ang video to, ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.